So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So again, this is AJ version 2.0. So andito tayo ngayon sa Nham Cha Thai Milk Tea dito sa may Commonwealth Corner Regalado Street. So dito lang po siya sa may tabi ng Jollibee. And ayun po, malapit po siya sa Fairview Terraces and SM. So ayan guys, pasok tayo guys, tingnan natin kung masarap ang kanila milk tea! So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Nham Cha Thai Milk Tea sa may Regalado. So ang address nito, I'm not sure with the exact address, pero corner siya ng Regalado at Commonwealth. Beside McDonald's? No, it's beside Jollibee. In front of Fairview Terraces. So dito natin siya makita. Kung alam nyo guys yung papunta ng Fatima Hilltop, doon po siya malapit. So guys, tara, order na tayo ng best seller nila. Yo! So ayan guys, ang dami ng choices. So meron din sila mga add-ons. So yung add-ons nila, let's see. Meron silang black gold pearl, gummy pearls, vanilla softy, Oreo bits, white chocolate Oreo, and Nutella. Pero I'm not sure, kasi di ba ang regular na natitikman natin sa milk tea is pearl, egg pudding, nata de coco, and the parang jelly grass something, di ba? So this is something new kung gusto nyo ng something new guys. So meron din ng special cream cheese, so meron silang macchiato cream, so meron silang hindi ko alam kung bakit pinapam, parang di available guys. So tara, order tayo ng bestseller na. Hi ate! Good afternoon! Wow! May pasawari ka sila. So ano ba yung bestseller niyo dito? Bestseller pinag sa tayo ulit is si Chayen. Chayen! So ito, parang order name ko siya. Fruit ba siya? Oh! Orange! And ano pa yung bestseller niyo? Top 3 niyo dito? Si Tatay, ano yung drinks naman po? Bestseller namin si Butterbird. Aha. Okay, so let's try yung tatlo nila. Parang nagugustuhan ko yung Nham Cha Overload nila kasi guys, mahal. So it's 145 yung large. Pero let's see kung price is okay naman doon. I mean, worth it yung price. So yung Nham Cha Overload is may white chocolate, Oreo black, and gold pearl. Oh. So almost all the add-ons nandito na guys. Kaya naman pala. So tapos yung chocolate shade guys, Nutella walnut and vanilla soft tea. And then yung chayet, authentic milk. Wala siyang pearl, no? Wala po. Oh, okay. So add-ons na lang. So let's try those three, okay? So I'll be back. So hi guys! Naka-order na kami guys. So actually, top 4 itong in-order namin. So we have yung chayet. And then yung back of pearl, and then yung number so overload. So in order din namin yung chocolate shake kasi parang hindi naman ako guys, I love chocolate, so let's see the taste namin po. So let's start with yung best seller nila. So ito daw is orange, parang orange tea siya guys. So I'm not into fruit something na ganun. I hate fruity, pero let's try. So shake muna natin guys. So guys, so dito na yung order natin yung chocolate shake. Look at the packaging. So pakipokus niya po. So diba? So ang ganda. So ito yung may Nutella, diba? So ito yung Nutella guys. So ako kanina, i-imagine ko kung paano ilalagay yung Nutella. So I'm thinking na ibobola-bola siya parang pearl. So yun yung pala guys. Ayan siya. So let's things that later. So let's start with chayen. Okay. So ikaw muna kasi another fruit. Yes, another fruit. So let me know kung kamusta naman siya. Fruit tea. Orange tea, di ba? Orange tea. Orange tea. Okay. Ano siya? Oh guys, ah.
Kapag nagustuhan ko to, feeling ko magugustuhan nyo kasi ako sobrang baba ng tolerance ko sa ang lagi ko yung order sa mga milk tea bimantar ko is chocolate tea, chocolate oats, basta yung mas mataas na chocolate, parang ganun. Kasi hindi talaga ako mati. So, pag nagustuhan ko guys, go na rin kayo dito. Pero may something siya. Ngayon ko lang natikman yung ganitong lasa. Kasi, si Tito Lek mo, may pinapatikim sa akin, di ba? Marami yung tea na pinapatikim sa akin. Pero yung mga tea na pinapatikim na sa akin, I hate talaga. Kasi may amoy, may lasa. Iba-iba. So, I think na masyadong mahihintay. Ito, creamy kasi siya. Di ba? Hindi mo makikita creamy, pero creamy siya guys. So, magugustuhan niyo siya. I like it kasi ano na lang sa ako, para sa lemongrass. Parang lemongrass, something na merong pagka-milk something. Pero ang lakas kasi nung creamy. Yes. So, hindi siya parang tea talaga. Kung natatakot ko yung mag-tea, hindi siya talaga parang tea. So, magugustuhan niyo siya guys. So, ilalagay ko yung favorite ko syempre, diba? So, this is, ano to? Yung Bangkok. So, Bangkok Pearl. Ako naman kauna. Yung Bangkok Pearl nila, meron isang parang melty company na kaparehas niya. So, I mean, yung design lang. Pero hindi ko nababanggitin. So, yun lang yung nakita ko sa kanya. Pero, let's see kung parehas sila ng taste, guys. Okay, let's shake. Pero kung ako papipiliin guys ha, although nagustuhan ko na to, I like this. Why? Yung tea, yung cream, yung sugar, not, I think not the cream eh. Fine, okay. Diba? Na-amaze lang ako sa lasa niya. Hindi mo siya matitikman sa ibang milk tea house. How much is that? 115. So sa 115 guys, you have the milk tea na hindi nyo pa natitikman. So parang worth it yung 150 dito ah. And this is the large na. Iba eh. Ganito ba to? Yes, I like it. So, ano kung nakikita dito guys? Parang ayoko silang sirain, no? Look. Ang ganda kasi ng tsura nila. So, let's start muna to. Ito yung talagang gusto ko tikman, overload. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ako hindi na lang natin itong overload because no. Para silang expensive. So, para silang 145 guys. Pero let's see if the 145 is worth talaga din sa melty na to. So, makami yung binibili natin na parang ganito din. Parang yung isang company din ng milk tea. Oh my god, all the milk teas. Lahat ng milk tea na iniinuman nyo nandito. So, one-stop shop. Kasi ito isang company, pero hindi niya kalasa. Ito yung original siguro na Nham Cha kasi yes, authentic ka, di ba? So, may lang natin ang original. Correct. Di ba? Usually nakikita natin yung melty is color ganito. Yung parang dirty white or parang color coffee na may milk. Ganun. So, let's taste this. Kailangan ko i-shake to. Ate? So, si-shake ba to? Or? Okay. Let's creep it. Miss Crypto, so ang pangit naman design nyo guys. So,
Kung kasi cream ba to? Para nga. Because there's... Kasi may Oreo. May cookies siya yung Oreo and macchiato cream. Macchiato cream. So ito... Yan nga yung lahat ng adults. Yes. Ito naman guys, para sa mga diabetes siguro, ay i-recommend ko to sa mga taong ayaw sa matamis. Hindi siya masyadong matamis. Pero lahat ng adult sa dito eh. Yes. Because sa cream, iba yung lasa ng cream. Right? Iba lasa ng Oreo. Iba lasa ng mga pearl. See? Masarap siya guys! Yung cream, tas yung Oreo. Pero ako gusto ko yung cream. Yeah, I like the cream. It's the vanilla softy. Vanilla softy. So hindi siya cream cheese guys. It's vanilla softy. Vanilla softy and macchiato cream. Oh my god. So gusto ko yung cream. Kasi hindi siya matamis. Hindi siya matamis. Correct. Yung pagkatinignan mo siya, mukha siya matamis. Pero hindi ako kasi unexpected. Yung sa isang company kasi diba matamis, diba? So, eto guys, hindi siya matamis. So, kung meron kayong friends or relatives na gusto mag-milky pero sabi na ay hindi ako magtitiyan, I recommend this. Kasi okay, hindi siya lasang tea. And then, hindi siya matamis. Sakto lang siya. Pero, ano lahat ng combination? I mean, lahat. Oo, guys. Worth it naman yung 145 dyan guys kasi yung cream pa lang yun yung gusto ko eh. Vanilla. Anyway, sarap niya. So this is the final. It's chocolate shake. Tama ko ba pronounce ko doon? May ulo kasi yung letter E guys. Papakita ko sa inyo mamaya yung spelling ha. Yung letter E ng shake is may ulo. So, hindi siya usual sa Pilipino, di ba? So, plus, so mauna. This is the Nutella. So, kailangan kayo rin natin yung Nutella. Iyan natin na-expect ko mas. Really? Piling ko meron din kwan dito, parang, ang tawag ba? Surprise. Oh my god. Yes, there is. There's a surprise behind this. Guys, alam niyo kung ano yung maganda sa Nham Cha? Kasi you're expecting something dun sa itsura. Pero when you taste it, mali kayo naakala. Dito kasi ang akala ko, di ba? Eto ah, sabi ko hindi ko siya magugustuhan kasi I'm not into tea talaga. Tapos authentic. So when you hear authentic, talagang purong milk, purong tea siya, di ba? So, I'm wrong, diba? So dito naman, parang lang siyang, I'm expecting na lasa siyang brown sugar or something. Brown sugar tea. Pero mali din ako. Mali ako ng lasa. And then itong, I'm expecting for something na cheesy. Kasi nga yung isang company ganito, parang cream cheese, diba? And I'm expecting na matamis siya. Pero mali na naman din ako akala. And this one, ano sabi mo kanina? Matamis. Akala ko yung Nutella, pag nilagay siya, taste mo muna ako. Ano siya? Lasa ng cocoa. Cocoa, di ba? Parang cocoa. Parang siyang dark chocolate. So yung Nutella niya, guys, bakit yun? Parang hindi pa siya nakukuha. Hindi nakukuha siya eh. May nakuha kong cocoa. Parang ganda nung match niya dito sa milk tea. Yung Nutella. Kasi, pag kinain natin yung Nutella, di ba guys, parang ang tamis-tamis. Pero ito guys, hindi siya matamis. May ano siya? Yes! Pero hindi siya matamis guys. Ang kwan niya is, parang siyang dark chocolate. Di ba? Parang siyang dark chocolate. And the milk tea, hindi mo malalasan yung milk. Parang tamis. Are you sure yung ate na may milk na may tito? Really? Parang may nuts. Walnuts. Walnuts? Yeah, kasi ang ingredients niya
is Nutella, walnut, and vanilla softy. So may vanilla softy din siya guys, ito yung color white. So makakala yung cheesecake din siya. Ah, cream cheese, I'm sorry. So, yan din. My God! Pero kung alam mo mo, kailangan dito guys, pag ininom niya siya, may kutsara kayo. Kasi pagkatapos siya siyang inumin, sayo niyo yung Nutella, expensive, di ba? Oh my God. So ko ako, ikaw, sige, kung mag-rank ka, ano yung best mo? So, i-rock natin. Dito yung 1, 2, 3, 4. Sige, ano yung 1 mo? 1. Okay. Yeah, 3, 4. Oh my God. So, kasi ako may gusto matalas na lang. See guys, so dito yung malalaman kung ano talaga yung taste ko with in terms of milk or in terms of tea. Kasi for me, hindi talaga ako matiis. Parang nakikiusap lang ako sa tea. So, I usually order sa Coco yung ang tawag doon, three bodies kasi hindi siya matapak, or yung chocoba, parang two bodies something na chocolate yun. Tapos sa Coco, ay, meaning Coco diba? Tapos sa I Love Milk Tea, usually Choco Oats or Choco Dinosaur. Tapos yung isang, sa Black Scoop, I usually order chocolate din. So most of the time, chocolate talaga. So I go for this. This is my number one. Okay. And you know what? My number two is this. Ito kasi, gusto ko siyang pagpantayin. Why? Gusto ko to. Gusto ko to. Ayoko ikulelat yung isa sa kanila. Kung meron siguro akong papilunin dyan, yun siguro yung ikulelat ko. So my top three is this two. Kasi, unang-una ito. Hindi kasi siya matamis. Kaya kapag nag-choco o sa corn, nag-chocolate on order, pinapababa ko yung sugar level, diba? Kasi alam ko mag-match yun. Pero pag tea, yung like sa winter melon, sa winter melon or something yung mga tea talaga, pinapababa 100% ko yung sugar. For this time, itong tea na to, for me, hindi 100% yung sugar, pero kaya ko siyang inumin. Alam mo yun? Kaya ko siyang maubos or ulit-ulitin na hindi ako masasawa. And same thing with this. Ito kasi guys, ang gusto ko dito, ang creamy niya. I don't know, paano ba explain yun? Hindi mo talaga nalalasahan yung tea. Parang same with this. Siguro, what I love with Nham Cha is nakukovera nila yung tea. Yes. Full of surprises. Yun full of surprises. Not only with the physical appearance. Kasi, eto, matatakot kami nung rin. Kung ako, lalo na, yeah. And most of the Filipino, hindi naman kasi tayo mati eh. Most of the time, gusto talaga tayo, di ba? So ako, order dyan, mas pipili ko yung iba. Tignan nyo yung iba, may mga decorate na mga white. So yun ang orderin ko guys. So, pero, pag natikman nyo guys, trust me, yeah, super worth it. So yung mga, may feeling mag-melty dyan, so ito. This is the top 3. So, top 4. So, meron tayong, ito yung Choco Rouge. Tandaan nyo na guys, Choco Rouge. Isusulat ko yung mga pangalan dito later ha. Pero yung letter E, walang ulo. Kasi syempre, pag hindi na yung ulo, walang ulo yun guys. Choco Rouge. And my second is Backport. Kanina ayoko to. Kasi diba? Parang siya brown sugar. Yes, natikman ko kasi sa brown sugar. Hindi ko siya nagustuhan. Once na ako tumikim ng meron ko, talaga siya. So ayoko siya. Kaya tinanong ko siya kung sino umorder nito. Dapat tatlo lang to eh. So kung sisimulan mo yung vlog, ang order ko is Choco Rouge, Nham Cha Overdose, and Changin. Pero meron akong Bangkok dito, diba? Kasi ayoko talaga to. I mean, I'm expecting kasi na brown sugar lang siya or whatever. But then, tingnan mo, number ito ko siya. And then, this is the authentic Changin, best seller. Thai tea.
cayenne. And then the last one is Nham Cha overload. So it's overload. Napakahalata tayo dito. Okay. So, in terms of bata, kasi mamaya sabihin nyo, pamatatanda lang milk, di ba? So, pag bata ito, guys, orderin nyo. Cool to, kasi magugustuhan to ng bata, di ba? No? And even this one. So, yung... Pero for me, ito yung orderin nyo sa kanila. Trust me, ito. Yung Nham Cha overload and chocolate shake, okay? So yeah, guys. Yes. So with regards with the packaging, matigas siya, guys. Oh, hindi siya pipitsugin. So you can take it home. Na hindi mag spill proof, kaya guys, so spill proof siya. See? Spill proof. So hindi tayo matatakot matapon sa kotse. Or somewhere pag naglalakad tayo kung may mga anak ay malilikot. O yan guys, spill from siya. So ito, naintrig ako dito. I think ito kasi pag kayo iinuyo muna siya, like ganyan o. So meron siyang seal. Yeah! So ayaw niyo siyang istruhin kasi meron naman siyang kinawalan pearl, right? So like ito, hindi, usually wala naman siyang, itong chain usually wala siyang pearl. Nagpa-add lang tayo ng pearl. So, pag inuwin nyo siya guys, ito lang, di ba, pag nasa biyahe, while driving. So, you don't need to use straw. Mag-straw lang kayo pag may pearl, syempre. Pero pag gusto yung pearl, you can use na ganun na lang guys. So, again, meron tayo dito, dito yung manager ng Nham Cha para imbitahan kayo. Actually, nag-soft-off din na ba kayo? When was that? Last week. So, guys, hindi tayo nakapunta ng soft-offening nila kasi may work tayo. Pero matagal na tayong iimbitahan ng manager nila para pumunta dito at i-vlog na yung kanilang Nham Cha. But then, we're here to help para kasi marami tayong galamay dito sa Fairview. Dahil dito ako nag-aral sa May Fatima University. So hello sa mga dati kong kaklase na ngayon professor niya sa MedTech. So hello guys, so kindly visit Nham Cha here sa Regalado. I'm not Regalado actually. It's Fairview Corner, Regalado Avenue. So yun guys. So meron silang promo for this coming Valentine's Day. So yung mga nagde-date, ano yung promo natin ma? We're inviting you to come and visit our store. Starting February 14, we will be having all employees and students 10% off for the large drinks. And buy two, take one. For the May-June, starting February 14 onwards hanggang February 29. Oh my God! So see guys! So yan, meron tayong promotion. Yes, dito na kayo guys mag-date. So they're expecting na mapupuno to pati yung garage nila. Yung parking nila to guys. So ngayon, if you can see, wala pang masyadong chairs. But of course, we're expecting more kasi marami pa tong pupunta dito after this. Or sa Valentine's Day. So dito sila mag-date. So I believe meron din silang mga pakulo dito pagdating ng Feb 14. So let's see. Ano pang Feb 14? Ano araw yun? Oh, Wednesday, guys! So, of course, what is that? Friday. Oh, Friday, my God. Valentine's Day. So, Valentine's Day is Friday. So, after shift or after work, after school, so you can visit Nham Cha. So, bago sa pag... When I heard Nham Cha, parang... Feeling ko matapang yung tea. Kasi diba, most of the milk tea ang mga kag black scoop, milk, I love milk tea, whatever. Cocoa. So, ibig sabihin pag cocoa, parang milk lang siya, gata, kumbaga. Macau, so we're expecting na hindi talaga siya matapang. Pero, Nham Cha, I'm expecting na matapang yung tea niya, but then hindi. Nagkamali tayo na. So, yan. So, again, guys, so visit Nham Cha here ni... actually, infront lang siya na... Ano ba tawag sa condominium na to? I know this condominium eh. Redwoods? Redwoods. Yeah. Nham Cha near SM Fairview. Yeah,
Redwoods, alam nyo guys, yung mga taga Fairview, pag galing kayo ng Regalado or Fatima Regalado, dire-diretso yun, so yung nasa kanan, di ba, is SM. So kakaliwa, kaliwa is SM. So yung kanan is Jollibee, papuntang Tungku guys. So pagliko mo lang na ganun, katabi ng Jollibee is Nham Cha na. So yung mga may kotse, don't worry, maluwag ang parking nila dito, so you can park. Kasi katulad ko, natatakot ako pumunta kasi sabi ko walang parking. So saan ako magpa-park? So parang hindi ko ma-experience yung location. So ang iniisip ko, bibili lang ako, then take out, then alis. So, but we're wrong. So napakaroon ng parking. Actually ngayon, marami pa available. 5, 6, 7. So marami available na parking guys. So again, see you again on my next vlog. So food vlog kasi tayo guys eh. So next time na tayo. So tignan natin guys. So again, I'm inviting my friends from Fatima MedTech Department, HRM Department, yung mga friends ko dyan, yung mga naging professor ko, and yung mga friends ko na professor na. And then, yung mga friends ko na nakatira sa North Caloocan, Novaliches Bayan, Tungko, Commonwealth, and Fairview guys. So, visit na kayo dito. Alam ko mahilig din yung isang meal tulad ko. So again, see you next time! Bye!